Alright mga idol, boxing updates lang po tayo. Sa katatapos-tapos nga lang po na boxing event na ginarap nga rito sa Tagbilaran, Bohol, Philippines, dalawang Filipino boxers nga po ang bumida ngayong gabi. So mga idol, unahin muna natin ang resulta sa co-main event na naturang bakbakan. So mga idol, lumaban niya rito ang undefeated Filipino prospect na si Raymar Tagakanaw kontra sa matigas na Indonesian boxer na si Lamandau Hamson. So mga idol, pinaglabanan nga nila ang bakanting WBA Asia Super Flyweight title. Sa kanila nga pong naging bakbakan mga idol, sadyang napakatibay nga po nitong Indonesian boxer. Nakipagsabayan niya ng gusto itong Indonesian dito sa ating Filipino prospect. At pagsapit niya rito ng sa round number 6, dito nga po nakakuha ng magandang tempo itong si Tagakanaw upang pabaksakin itong si Hamson. Asset for Tagakanaw, now he's a counter-punching boxer. From a brawler standpoint kanina, he is now trying to make Lamandau commit mistake. Certainly, he is inching forward. Overhand! Overhand by Tagakanaw that landed, if I'm not mistaken, on the temple of I think that's the right overhand, partner, if I'm not mistaken. Right overhand! Oh. By way of knockout, and the new WBA Asia Super Flyweight Champion from Napo, Karkar City, Cebu, Raymar the Cebuano Assassin, Tagakanaw! At dumako naman tayo mga idol sa naging main event sa naturang bakbakan kung saan lumaban niya rito ang ating kasalukuyang WBC Asia Silver Super Featherweight Champion Virgil Vitor. Dito nga nakalaban niya ang matikas na pambato ng South Korea na si Tyson Kim. Dito nga sa kanilang naging laban, pinaglabanan nila ang bakanting WBO Oriental Super Featherweight title. So mga idol, sa kanilang naging bakbakan, talagang marami nga pong kinabahan sa ating Filipino boxer. So parehas nga pong nakaiscore ng knockdown itong dalawang boksingero. Nagawa nga pong mapabaksak ni Virgil Vitor sa opening round itong si Tyson Kim. Nakaiscore din ng matinding knockdown itong si Tyson Kim dito kay Virgil Vitor. So sa tagpongang ito mga idol, maraming kinabahan dahil halos lumusot na nga sa ring itong Filipino boxer. Virgil Vitor also. Oh! Vitor! Oh! At dumako nga po tayo mga idol kung saan natapos ang laban. Dito nga sa round number 7, isang matinding kanan ang sumapul nga rito sa South Korean boxer, dahilan upang bumaksak nga ito sa lona. So mga idol, kitang kita kung paanong nasaktan niya itong South Korean boxer. At sa tindi nga po ng tama mga idol, hindi na nga nagawa pang tumayo nitong si Tyson Kim. At dahil nga dito mga idol, tinanghal na bagong WBO Oriental Super Featherweight Champion itong si Virgil Vitor. Could see the pace of the protagonist of this round. Masasabi mo na huge right hand. 1-2 combination by Virgil Vitor. Wow. Virgil Vitor with that big right hand. Seventh round. Seventh round TKO for Virgil Vitor.